Ngayong araw, pag-usapan natin itungkol naman sa fear. Lahat naman tayo mayroong kinakatakutan eh. Pero, ang tanong, nasa pagkatao na ba natin yung takot or it was just developed? Kailangan nating alalahanin saan nagsimula yung salitang fear. Nung isinilang ba tayo, may takot na tayo or any feeling, wala pa, diba? Na-nurture lang tayo ng lahat ng kung ano meron tayo ngayon. Natuto tayo magmahal, lahat ng feelings. Natutunan na lang natin as time goes by. The same as fear. So meaning to say, na napag-aralan lang natin siya from the beginning. Who developed our fear? Sinong tao nakapaligid sa atin? Sila yon. Nung bata pa tayo, nung natuto tayo maggapang, gapang na lang tayo ng gapang. Hindi natin iniisip, mahuhulog pa tayo, kasi wala tayong takot. Dapat pala, hinahayaan lang tayo. Kasi in that matter, pag nahulog ka, mapipil mo masasaktan ka. Matututo ka ngayon, di ba? But learning ang natutunan mo, hindi takot. Kasi sinubukan mo siya. So guys, yan po pala ang dapat nating maalis sa atin. So this time, kailangan natin pag-usapan. Ngayon, kailangan mong matutunan. Kailangan mong i-accept or you should be aware of what you have fear in your body na. Kung ano yung kinakatakot mo, dapat alam mo. Alamin mo kung anong kinakatakot mo. Then harapin mo siya. Kasi means, according nga sa mga expert, na if we are living in fear, means that we are living in an existence. Hindi itong buhay natin ang tinatahak natin, kundi yung hindi natin, something that is not existing. So that's why, kung tayo pala may takot, means we have a stage of insanity. May kabaliwan tayo. So, I know, bawat isa sa atin, ayaw natin masabi ang baliw, kahit naman ako, no? Kailangan pala nating harapin ito. Kailangan nating alisin sa buhay natin. Kasi one of fear also is the one reason of blocking our success. No? Dahil takot tayong sumubok, hindi pa nga natin sinusubukan, na andyan na yung takot na baka ma-failure ako, ma-failed ako, ganun. Kaya, asan ka? Handiyan ka lang kung saan ka komportable. Diba? Nasa comfort zone ka lang. Hindi ka sumubok sa ibang bagay in which dapat nating subuk. That is one of way of success is to let go your fear. Kasi matututo kang subukan ang bawat aspeto na alam mong tama. Susubukan mo siya. Hindi ka takot sumubok. Turuan mo ang iyong sarili. Hindi natin kailangan maging perfecto, but at least ginagawa natin yung best natin. Siyempre, normal na maramdaman natin yung takot in the future. Lagi natin na-anticipate yung future. Yung mga changes na hindi natin control. Pero kung open-minded ka, pag-aralan mo mga bagay, para yung mga hindi mo, yung mga unknown changes, ma-anticipate mo siya. Hindi mo siya laging iniisip. Hindi ka matatakot sa mga bagay na hindi mo mapagtagumpayan. Subukan mo. Once na daba ka, bangon. Kasi doon ka matututo sa bawat dapa mo, sa bawat pagkadapa mo, doon ka matututo. Bangon. I will share to yung saying na pamulat talaga ng isipan ko. Nakuha ko to sa Hindi film. Nang isang bata, sabi nung nanay, anak, huwag kang kakain ng ice cream kasi sumasakit yung ipin mo. Ang sagot ng bata, yes, marami sa I will not eat ice cream anymore.
The next day, dumating ang bata from school. Sabi niya sa mama niya, "Mommy, sorry, kumain ako ng ice cream kanina." Pero ang nanay hindi nagalit, bagko sinabihan lang, "Anak, it's okay, wala kang kasalanan. Pero next time, once na gumawa ka ng promise, gawin mo. Gayahin mo ang araw. The sun will never set without promising us it will rise again tomorrow." Simply, pero namnamin mo kung anong ibig sabihin nun. Hindi nga naman siya lulubog kung bukas ay hindi siya lalabas ulit, di ba? So ganun din yung apply natin into our life. Lubog ka ngayon, bukas bangon, ganun lang. Hindi ka mananatili sa stage na yun. Wake up. Yung maling bagay na naituro sa atin sa noon. Na dapat pala, lagi tayong susubok. Huwag natin unahan laging matakot. Kaya most of us, hindi umasenso sa buhay. Dahil naunahan tayo ng takot sumubok. Dapat sige na kaya sige. Maging totoo tayo sa sarili natin. Be true to ourselves. Dahil ang mga taong mayayabang, mapaimbabaw, nagpapanggap, kapagpanggap, mga sinungaling, yan ang mga taong punong-puno ng takot. Dahil takot silang mabisto ang ginawa nilang kasinungalingan. Takot silang makutya, kaya gumagawa sila ng peking katotohanan. Maging totoo tayo. Sana makatulong yung munti kong inlam. Importante talagang ma-overcome natin yung fear natin. Para lahat tayo umalis sa stages na yun. Marami sa atin yung hirap na hirap. Dahil ayaw nating sumubok sa mga bagay na alam natin pwedeng mangyari. Kasi nauunahan tayo ng fear. Ang fear is a state of mind, negative state of mind. Na kung ikakategorya mo siya, ang fear is something that is not existing. Multo. Hindi pa nga natin ginagawa, takot na tayo eh. So means, hindi pa nangyayari, pero takot na tayo. So we have to live without that. I-upgrade na natin yung isipan natin. Nasa Generation X na tayo, kailangan natin baguhin yung sarili natin sa mga lumang luma natin na alaman. Aakyat pa lang tayo ng bayabas, sinabihan ka na, "Bumaba ka dyan, baka mahulog ka." Tignan mo ako, hindi ako natutong umakyat ng kahoy. Lumangoy, hindi rin ako natuto. Hahakbang pa lang yung paa ko papuntang baybay eh. Nandiyan na yung lolo. May dalang tsinela sa pagkahaba-haba, laking tao eh. Papaluin ka na, o diba? So marami akong na-deprive of right when I was just a kid. Dahil iningatan tayo masyado, I know. Dahil sa pag-iingat sa atin ng mga parents natin, kaya nila nagagawa yun. Yung hanggang, kumbaga kasi, yung buhay natin nun, naka-focus in that certain time. Hindi iniisip na pag natuto pala ako lumangoy, isang haragdagang skill ko yun in the near future. No. Climbing trees also. No. One more I don't have is art of reasoning. Hindi ako marunong magrason kahit nasabi nung nasa tama na ako. Kasi bawal. Kasi that time, pag pinalo ka, tapos nag-share ka ng part mo, ng side mo, in-explain mo, ibig sabihin, sinasagot mo na sila. So, ano yung nasa isip ko that time? Bata pa lang ako, hindi pala dapat sumasagot. Diba? So, never. So, hindi ko na-prove sa kanila kung ano yung reason ko, why
hindi rin nila narinig. Wala silang alam. Basta napalo lang ako. Ayun. So now dapat pala, bago mo paluin yung isang bata, explain mo kung paano siya, bakit sila nagkamali at deserve nilang punishment. Then pag nagarason sila, pakinggan nyo sila. So from there, madidevelop na nila yung, kumbaga yung pagiging sila, walang takot. Hindi sila natakot na express nila yung sarili natin, nila. Kasi sa pamilya pa lang, pinraktis nyo na. Huwag nating hayaan yung mga bata na saktan, umiyak. Hindi nila alam kung ano yung kamalian nila. Hindi nila na i-express yung sarili nila. Kawawa pagdating ng araw. Lack of reasoning. They don't know how to defend themselves. Ako, pag sinabihan akong ikaw ang pumatay kay Lapu-Lapu, kahit na anong rason ko eh, hindi nag-reflect sa mukha ko ba? Yung hindi ko kayang i-depend sa yung sarili ko, that is may negative side ng personality. Naunti-unti ko na siyang ina-upgrade. Dahil alam ko mali. Negative. So I hope this day I impart a factual information, ideas na makakatulong ulit in our everyday life sa pagkikipagkapwa-tao sa buhay natin. Thank you guys. Keep on watching. Huwag kalimutang i-subscribe ang channel ko. Mag-like at mag-comment po kayo kung ano po ang katanungan nyo o ano man po ang if you found my channel was factual, informative, comment lang po kayo. Maraming salamat po.